Ano yung pangalan mo naman? Pinapantig. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ganito. Tignan mo kasi yung mabuti. Pinapantig. Ikaw magsulat. Sige, tuloy mo lang. Mali yung pagsulat mo ng A. Para ka magsulat ng A. Dumikit na siya sa N. Di ba ang pagsulat ng A ganito? Tingnan mo kasi. Pag dinidikit mo siya sa N, ganyan lang, oh. Oh. Size ka ulit. Oh. Ganyan, oh. Sige, ulit. Subukan mo. Oh, no, Mom. Diba? Umikit ka na naman. Ganito, ulit. N, diba? Tapos, taas. Umalik ka ulit pababa. Tapos, idikit mo doon sa taas. Tapos, ganun. O, tulit. Tapos, subukan mo ulit. Taas. Balik. Pag-ibig. Idikit mo sa taas. Baba. Pinapan. Di ulit. Next, number 4. Meron wala? Meron. Meron? Sure ka meron? Hindi mo ako mabuti kung meron. Meron? Wala. Ang drawing mo. Oh, next, number 5. Meron wala? Meron. Anong drawing mo? Okay, next. Next. Ito yung picture. Wala. Masya ka dito, oh, sa larawan na ito. Masya ka sa larawan na ito. Hindi na mo mabuti. Observahan mo. Alin dyan yung mas malaki? Yung tao. Oh, so, yun yung mas maliit yung tao. So, ibig sabihin, yung mas malapit yung tao sa finish line, mas malaki yung tao kung titignan mo. Tapos, pag mas malayo yung tao sa finish line, mas maliit yung tao, di ba? Okay. Aling larawan ng tao na nasa pahina 4 ang mas maikli ang sukat? Ayun daw yung mas maikli yung sukat. Asan dyan yung larawan? Ay, asan dyan yung larawan A? Yung sagot. Pabilogan mo yung sagot mo. Next. Basahin mo. Aling larawan tao na sa pahina 4 ang mas maliit? Ang? B? Ano po? Dalawang B? Next. Paano naipapakikita ang laki ng tao sa larawan? O, paano naipapakita ang laki ng tao sa larawan? Sa
pamamagitan ng distansya mula sa tumitingin, okay, sa pamamagitan ng pagkilala, mm, sa pamamagitan ng larawan. Anong sagot mo? Sa pamamagitan ng larawan. Pamamagitan ng? Larawan. Ano yung sinabi ulit kanina? Pag mas malapit? Mas malaki yung tao. O pag mas malayo? Mas maliit yung tao. O ano yung nagpapakita? Ay, ano yung nagpapakita ng laki? Ang laki ng tao sa larawan? Ibig sabihin? A. Ano? Ano yung A? Sa pamamagitan ng distansya mula sa tumingin. Very good. Next, number 4. Bakit mas maliit ang sukat ng guhit na tao sa larawan B kaysa sa larawan A? Bakit ba mas maliit yung sa larawan B kaysa dun sa larawan A? Malayo sa nakatingin, malapit sa nakatingin, katamtaman sa patingin A. Ano yung A? Malayo sa nakatingin. Sige, tama. Okay, next. Kailan masasabi na ang laki ng tao ay malaki sa tumitingin? Kailan mo daw masasabi na yung laki ng tao ay malaki sa tumitingin? Kapag ito ay malapit sa tumitingin. Kapag ito ay malayo sa tumitingin. Kapag? Kapag ito ay katamtaman sa tumitingin. Anong sagot mo? A. A. Okay. Ang mga pangalang nasa loob ng kahon at pangkatin ito batay sa uri ng pangalang kinabibilangan nito. Isulat ang iyong sagot sa papel o kaderno. O, alin daw yung pangalang pamilang at saka di pamilang? O, yung bigas. Ano siya? Pangalang pamilang o di pamilang? Binibilang mo ba yung bigas? Kaya mo bang bilangin yung bigas? No. O ano siya? Pamilang or di pamilang? Di pamilang. O sige. Sulat mo. Sa baba niyan. Yan. O next. Yung bato. Nabibilang mo ba yung bato? Oo, hindi. Oo. Ha? Oo. Oo. Saan mo siya ilalagay? O next. Kape. Nabibilang mo ba yung kape? Yeah. Nabibilang mo yung mga butil ng kape? No. O, anong gagawin mo? O, next. Yung asin, nabibilang mo ba yung asin? No. O, saan mo ilalagay? O, next. Mesa, nabibilang mo ba yung mesa? Yeah. O, saan mo ilalagay? Ano daw yung nasa pinakahilagang bahagi ng rehiyon? Sa pinakataas, ano yung lalawigan na yun? Batanes. Batanes, isulat mo. Next question. Anong lalawigan ang nasa silangang bahagi ng rehiyon? Silangang bahagi. Anong lalawigan yan? Silangan. Litimog silangan. Silangan. Ano yan? Isabela. Isulat mo. O next. Panuto. Pagbatayan ang dalawang mapang ipinakita sa naunang pahina. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Saang direksyon makikita ang paaralan kung ang pagbabatayan ay ang pagamutan? O kung nasa pagamutan ako, anong asan yung direksyon ng paaralan? Base dito. Saan ba dyan yung pagamutan? O nasaan yung paaralan? Nasa ang bahag? Dito. O anong direksyon yan mula sa hospital? Hilagang kanluran. Hilagang kanluran. Oh, sulat mo. Hilagang kanluran. Hilagang
panluran. Okay, next. Anong estruktura ang nasa harapan ng simbahan? Anong estruktura daw yung nasa harapan ng simbahan? Balik ka dun sa mapa. Anong estruktura ang nasa harapan ng simbahan? Sino mga, saan yung simbahan? Saan nakarap yung simbahan? Sige, sulat mo ngayon. Okay, next. Next, kung ang kabahayan ang pagbabatayan, saan banda makikita ang parke? O, kung pagbabatayan ba yung kabahayan, saan ba dyan yung kabahayan? Kabahayan. O, saan makikita banda yung parke? Hilaga. Hilaga. Sulat mo. Next. Last. Anong lugar ang nasa hilaga ng Isabela? Anong lugar ang nasa hilaga ng Isabela? Anong lugar yung nasa hilaga ng Isabela? Cagayan. Cagayan. Isulat mo. Okay. Next. Kung saan banda makita ang kinalalagyan ng Nueva Vizcaya kung ikaw ay nasa Isabela? O saan daw banda yung Nueva Vizcaya kung ikaw ay nasa Isabela? Nasa? Sa? Timog. 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 Kanluran. Timog Kanluran. Sulat mo. Okay. Next. Oh, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang Nueva Vizcaya ay nasa blank ng Isabela. Timog, Hilaga, Kanluran, Silangan. Hilaga. Nasaan ba dyan yung Nueva Vizcaya? Ito. Nasaan yung Isabela? Ito. O, nasaan ba? Huwag ka muna kumain. Nagsugot ka muna. Asan yan? Bilugan mo. Okay. Okay.